Meron kayong online seminar series na tinawag na Texilog. Pakishare muna sa amin, sir, kung paano ito nagsimula at ano yung mga layunin nito. Opo, ang Texilog o usapang agham kaulam sa umagahan ay halaw po mula po sa traditional Filipino dish na silog na paboritong pagkaing pang-umagahan ng ating pong mga kababayan. So ito pong Texilog ay isang online seminar series ng DOST Batangas na ang layunin po ay magbigay ng platform sa ating pong mga mamamayan, lalo tigit sa mga nagnenegosyo, para po sila ay magkameron ng avenue para mas matuto. Ito po ay nagsimula noong pandemic noong 2021 at ito po ay tinuloy-tuloy namin hanggang ngayon at ito po ay meron na pong registered trademark sa atin pong Intellectual Property Office of the Philippines. Kapag sinusubaybayan ng mga kababayan natin itong Texilog, ano yung mga paksa ang pwedeng masubaybayan dito? Opo, iba't iba pong mga paksa ang atin pong tinatalakay dito po sa Texilog. Nagkaroon na po tayo ng pagtalakay tungkol sa mga teknolohiyang i-develop ng atin pong Food and Nutrition Research Institute, ganyan din po ng atin pong Industrial Technology Development Institute, ganyan din po ang iba't iba pang mga local technologies na dinevelop po ng atin pong mga inventors. Nagkaroon na rin po tayo ng pagkakataon na magbida po dito ng mga topic tungkol sa pagninegosyo, lalo tigit sa food safety program. At yan din po ang atin pong pinagtitibay dahil isa po yan sa mga flagship program ng DOST. Pwede po bang i-elaborate nyo sa amin itong tungkol sa food safety program ninyo? Dahil po nakita po namin ang kahalagahan po ng food safety topic sa atin pong mga industry sector, lalo na po na sa food manufacturing, minabuti po natin na paigtingin ang mga topic na papatungkol po sa food safety program, hindi lamang po sa basic, kundi escalating po ito hanggang sa pinakamahirap po na kinakaharap ng ating pong food manufacturing sector, lalo na po sa pag-accredit ng kanila pong mga pagawaan ng pagkain. Nasabi ninyo na nagsimula itong inyong Texilog nung kasagsagan ng pandemic. Ngayong nakaka-recover na tayo, ano yung kaibahan ng Texilog ngayon dun sa mga nauna? Dahil originally siya naman po talaga ay virtual. Virtual pa rin naman po siya hanggang sa ngayon. Kaya lang po, ngayon po, mas lumawak po yung reach namin. Kasi nag-umpisa po ito talaga, Batangas province lang yung kinikater namin. Until such time na nakikita po namin na hanggang sa ibang bansa po ay may mga nanonood at sumusubaybay po dito. At all over the Philippines na po ito. Sa katunayan, ito pong season 7, itong episode 1 na mapapanood po ngayong July 7 sa aming pong Facebook page, ganyan din po sa Zoom, ay meron na po tayong mahigit 1,000 nag-register. Ito po ay kinabibilangan ng mga kilalang mga hotel, restaurant, food manufacturing sectors. Ano? Hindi ko po alam kung pwede kong banggitin ang kanilang mga pangalan, pero kamangha-mangha po na kahit yung mga malalaking kumpanya na meron tayo dito sa Pilipinas na gumagawa ng pagkain, mga hotel, gayon din po ang nasa international, ay nakasubaybay po sa atin pong mga episode na itinatampok po dito sa Texilog. Palagay ninyo, bakit nagtitiwala sa inyo itong mga malalaking kumpanya? Ang isa rin po sa nakikita po naming dahilan kung bakit patuloy po na tinatangkilik itong Texilog ay dahil nang ito po ay libre, may nakukuha din po silang certificate after po nilang ma-accomplish yung atin pong or matapos po nila yung atin pong episode. Gayun din po, nagkakameron po sila ng chance na itanong po doon po sa ating expert kung ano po yung mga concern po nila, lalo na po tungkol doon sa topic na dinidiscuss. So kaya po ito ay napakagandang platform dahil ito po ay interactive. May binibigay kayo na free consultation para doon sa mga participants. Yes ma'am, ang tawag po namin dito ay consult talk segment. Mm-hmm. Kung saan lahat po ng mga questions nila, itinatanong po natin yan sa atin pong industry expert. Yun din po sa mga, nagkakameran din po kasi tayo ng chance na mga academicians po yung atin pong nagiging mga speaker. Meron ba kayong target participant dito sa inyong Texilog o kahit sino, bukas ito para kanino? Kahit sino po ay bukas po itong ating programa, lalo tigit ito po ay libre, so ipinagkakaloob po natin ito majority sa atin pong publiko. Baka gusto nyo pong imbitahan sila sa inyong Texilog. Sige po sir, nasa inyo yung pagkakataon.
Sa atin pong mga kababayan, lalo tigit sa mga taga-subaybay po ng Texilog, muli po itong nagbabalik ngayon at ito po ay nasa Season 7 na. Meron po tayong 7 topics na inihanda para po sa season na ito. At titiyakan po natin na siksikliglig at umaapaw na kaalaman na naman ang ating pagsasaluhan tuwing umagahan, tuwing Biyernes, magsisimula po ngayong July 7. So inaasahan po namin ang inyong pong pagdalo dahil lalo tigit ay magaganda at kapupulutan ng maraming kaalaman ang ating pong naka-light up na topic ngayong season na ito.